Sa kabila ng pagtutol ng anghel ng kamatayan na si Azrael, ay hindi pa rin magawang kalabanin ni Adolfo ang kanyang puso. Gusto pa rin niyang maipadama ang pag-ibig niya kay Aubrey kahit siya ay isa na lamang multo. Habang ang nakababata niyang kapatid na si Daniel ay desidido na rin ipadama ang pagmamahal niya kay Aubrey. Ngayong sigurado na rin ito sa damdamin. Si Aubrey naman ay panatag lang sa pagkakaibigang namamagitan sa kanila ni Daniel. Ngunit sa tagal ng pagkakaibigan nilang ito, parang mas higit siyang komportable ngayon sa multong si Adolfo at ngayon lamang siya nakadama ng ganito. Kinabukasan, buo na ang plano ni Daniel. Kakailanganin niya ng makakatulong sa planong iyon kaya kumontak siya ng dalawang tao na magsiset up ng design sa garden para sa gagawin niyang pagtatapat kay Aubrey. Paayusan niya yon para maging romantiko ang paligid. Pero bago magawa yon, inaya muna niya sa labas ang dalaga para hindi nito makita ang pagsiset up. Nagpasama siya sa mall. Habang nasa mall na ang dalawa, ay naging abala na sa pagsiset up sa garden ng dinner with candlelight ang dalawang tao na inupahan ni Daniel. Dahil doon ay hindi na mapalagay si Adolfo. Batid niyang magtatapat na ang kapatid sa babaeng minamahal din niya. Nag-isip siya ng paraan kung papaano mapipigilan iyon. Walang third eye ang isang babae at isang lalaki na abala sa pagsasaayos sa hardin. Kaya hindi siya makikita ng mga ito. Kaya ang ginawa niya ay hinawakan niya ang pandesenyong bulaklak, gayon din ang dalawang wine glass. Dahil hindi naman siya nakikita ng mga ito, kaya nagmukhang nakalutang ang mga bulaklak at baso. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Pakiramdam nila ay nanayo ang mga buhok nila at ultimong kaliit-liitan nilang mga balahibo sa katawan. Nagkatinginan sila, sabay na napasigaw at nagunahan sa pagkaripas ng takbo palabas ng mansyon. Natatawa lamang si Adolfo sa ginawa niyang pananakot. Pero hindi pa siya kontento. Itinumba niya ang round table, pati ang dalawang upuan. Inalis ang mga naikabit ng disenyo sa paligid. Sinira niya ang setup na yon. Ayaw niyang matuloy ang gagawing pagtatapad ng kapatid sa kanyang minamahal. Ayaw niyang mangyari na maging dani yon para mahulog din ang loob ni Aubrey kay Daniel. Nagwala ang multo. Kung may makakarinig lang ng sigaw niya at ng paghihinagpis na kanyang puso ay tsak na maaalarma. Ngunit nang mapagod ay napaupo na lamang siya sa isang sulok habang nakatitig sa maganda sanang setup na sinira niya. Maya-maya ay tumayo siya. Isa-isang ibinalik ang lahat sa dati. Naisip niya, hindi siya ganong uri ng tao maski noon. Bagamat tahimik lang siya, ay hindi niya kailanman ginawa ang manira, mag-traitor, gaya ng ginawa sa kanya noon ng ibang tao. Hindi niya maipagmamalaki sa sarili ang ganoong ugali at lalong hindi niya iyon maipagmamalaki kay Aubrey. Sa ganitong pagkakataon, napag-isip-isip niya na hindi ang pakikialam ang solusyon. Si Aubrey lamang ang makakapagdesisyon kung sino sa kanila ni Daniel ang pipiliin ito. Kung nagplano si Daniel, mag-iisip na lang din siya ng sarili niyang diskarte. At kung sino man sa kanilang dalawa ang mapupusuan ng dalaga, ay dapat niya iyong igalang at tanggapin. Kahit na alam niyang nakakalamang si Daniel, ay lalaban pa rin siya ng patas. Habang inaayos ang mga sinira niya, ay biglang sumulpot si Azrael. Naiiling habang pinapanood ang binata. Anito, heto na nga ba ang sinasabi niya? Nakakagawa na si Adolfo ng mga bagay na hindi nito dapat kinagawa. Hindi na raw siya magtataka kung sa oras na hindi masuklian ni Aubrey, ang pag-ibig ni Adolfo ay makagawa pa ang huli ng mas higit na malalang bagay na magiging dahilan para hindi ito makapasok sa langit. Sasagutin sana ng binata ang anghel, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Nakatanggap ng tawag si Daniel mula sa mga inutusan niya. Anang mga ito, may multo sa mansyon. Dahil bigla na lamang naglutangan ang mga bulaklak at mga baso, hindi naman makapaniwala ang binata.
Pero hindi na nito natapos ang pakikipag-usap sa dalawa dahil nagtanong si Aubrey kung sino ang kausap niya. Ibinaba niya ang sipi at sinabing kasamahan niya sa trabaho. Habang sakay ng kotse pa uwi, ay kinakabahan si Daniel. Hindi kasi niya naitanong sa kausap kanina kung ano na ang nangyari sa setup, kung natapos ba o hindi. Nang makapasok na sila sa mansyon, ay sinabihan ni Daniel ang kaibigan na magpahinga muna sa kwarto. Siya na ang bahalang maghanda ng dinner. Gigisingin na lamang niya ito kapag kakain na. Nahiya naman si Aubrey at nagsuggest na siya na lang ang magluluto. Pero tumanggi si Daniel at sinabing alam niya na pagod na ang dalaga sa pagpapasama niya maglibot sa mall para bumili namang kailangan niya sa opisina. Kaya mas mabuting magpahinga na lang muna ito. Hindi na kumontra si Aubrey. Dumiretso na agad siya sa kanyang silid at ibinagsak ang katawan sa kama. Si Daniel naman ay dumiretso na sa hardin. Chinek niya kung ano ang nangyari sa pinasetup niya. Ang pag-aalala ay napalitan ng paghanga nang makita ang napakagandang setup ng dinner with candlelight sa garden. Tinawagan niya ang kausap niya at nagpasalamat. Hindi na niya inintindi ang sinabi nito tungkol sa multo. Matapos ang pag-uusap na yon, ay agad niyang ipinadala sa GCash ang kabuuang bayad sa mga ito. Lingid kay Daniel, si Adolfo na ang nag-ayos niyon, na mas napaganda pa nito ang sinira nito kanina kaysa sa natural na ayos ng mga inupahan ng kapatid. Naroon lang si Adolfo at tinitignan si Daniel habang ang huli ay masaya namang nakatingin sa napakaromantikong setup. 8 p.m. na ay hindi pa rin lumalabas ng silid si Aubrey. Napasarap ang tulog nito. Ilang mahihinang katok mula sa labas ng pintuan ang nagpamulat ng mga mata niya. Bumangon siya at pupungas-pungas pang binuksan ang pinto. Si Daniel ang bumungat sa kanya at sinabing hindi man siya nito gustong abalahin sa pagtulog pero baka lumamig na ang niluto nitong garlic butter shrimp at carbonara para sa kanilang dinner. Ilan lamang ito sa mga paborito niyang pagkain pero kahit inaantok pa ay hindi niya ito makakayang tanggihan. Sa kusina siya dumiretso pero wala siyang nakitang pagkain doon. Hinawakan ni Daniel ang isang kamay niya at inakay siya patungo sa hardin. Habang humahakbang sila patungo roon ay nakadama na ng kaba si Aubrey. Tila hindi yata magiging ordinaryo ang gabing iyon. Nakumpirma niya ang kutob nang bumungad sa kanya sa hardin ang napakagandang setup ng dinner with candlelight. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba niya yung ikatuwa o ano. Nakadagdag pa sa kaba niya nang makita si Adolfo sa tabi na nakasetup na dining table. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin din sa kanya. Tinanong niya agad si Daniel kung ano ang ibig sabihin niyon. Ani Daniel, mas mabuti kung kumain muna sila. Sumunod naman ang dalaga. Pero hindi na siya komportable. Nakakailang subo pa lang siya nang muli niyang tanungin si Daniel tungkol doon. Napilitan na tuloy magsabi ang binata dahil naramdaman niya ang hindi pagiging komportable ni Aubrey. Aniya, matagal niyang iningatan ang kanilang pagkakaibigan at masasabi niyang siya ang pinakamasayang best friend sa buong mundo dahil si Aubrey ang kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi niya namalayan na sa pagdaan ng mga panahong iyon ay mas lumalim ang pagtingin niya rito. Malalim na higit pa sa isang tunay na kaibigan. Tila kasing lalim ng dagat at kasing lawak nito na hindi kayang maipaliwanag. Ganoon ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Sa nauutal na boses ay sinabi niyang pagkamat hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman ay isa lamang ang nasisiguro niya, na mahal na niya ito. Matapos itong sabihin, siya mismo ay natawa sa sarili niya dahil nagiging corny na pala siya, habang ang dalaga ay formal na formal ang mukha. Tinanong ni Daniel kung ano ang masasabi nito. Walang maisagot ang dalaga na patingin siya kay Adolfo na naroon lamang sa isang sulok at nakamasid sa kanila. Tila inaabangan din ang kanyang sasabihin. Tumayo si Daniel at kinuha ang nakatagong bouquet of roses sa halamanan. Iniabot iyon kay Aubrey
hindi raw kailangan sumagot ngayon ni Aubrey. Ang bulaklak na yun ang magiging sign niya. Kapag ang bulaklak na yun ay inilagay ni Aubrey sa vase, ibig sabihin ay tinatanggap nito ang pag-ibig niya. Kapag naman ang bulaklak na yun ay inilagay nito sa pasurahan, ay handa rin daw siyang tanggapin na hanggang pakikipagkaibigan lang ang kaya nitong ibigay sa kanya. Sinabi rin ni Daniel sa dalaga na hindi nito kailangan mailang sa kanya. Ngayong alam na nito ang tunay niyang damdamin. Sana raw ay wala pa rin magbago sa pakikitungo nito sa kanya at tuloy pa rin ang deal nila sa mansyon kahit na anong mangyari. Bilang pagsang-ayon ay kinawit ni Aubrey ang hinliliit niya sa hinliliit na daliri ni Daniel at sabay silang nagsabi ng swear. Nang mapag-isa na siya sa kanyang silid ay ipinatong muna ni Aubrey ang bulaklak sa side table. Pinakatitigan niya yon habang nag-iisip. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa bulaklak. Kinabukasan, pagkagising ay agad chinek ni Daniel kung nasa basurahan na ba ang bulaklak niya. Nang makitang wala ito roon ay nabuhayan siya ng loob. Nagulat siya nang makita ang vase sa salas. Mm-hmm.